Magandang hapon sa atin, no, mga Brad. Welcome back na naman sa aking channel at syempre si JR Moto Vlog. So ngayon, no, ay mag-change oil po tayo ng ating motorsiklo na si Honda XRM 125Fi, syempre. So ang ating gagamiting engine oil, syempre si Honda Gold, no, na 10W30. So ngayon, no, mga Brad, ay tuturuan ko po kayo kung paano po yung tamang pag-change oil ng ating mga motorsiklo. So after po ng 2,000 kilometer ay atin na po siyang papalitan ang kanyang engine oil. Okay, syempre, bago ko simulan ang video ito ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit na rin po yung bell button. Ganun na rin pong like button para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Okay, itong si Honda Gold ay nabili ko po siya ng worth 225 pesos at may kasama po siyang washer, ayan, no. So itong washer po ay 15 pesos lamang po, so nabili ko po ito sa Honda mismo, no. Okay, simulan na po natin ang pag-change oil, mga Brad, no. So i-drain na po natin yung ating XRM 125, yung kanyang engine oil. Okay, ang tatanggalin po nating tornilyo dito, mga Brad, ay syempre ito, no. So ito po kasi yung mga common mistake ng mga naka XRM 125Fi na kung saan ito po yung kanilang natatanggal, which is hindi po yan yung kanyang drain bolt, no. Yan po ay yun sa tensioner niya, yan, no. So ito po yung dapat nating tanggalin. So gamit tayo ng socket wrench na size 17 pang tanggal dito. Okay, mga Brad, no, bago pala natin siya i-drain, no, is make sure po na malamig po yung inyong mga makina, no. Dahil kapag po mainit yan at i-change oil natin is maaari po na ma-loose thread yung kanyang thread sa ating pag-drainan ng ating engine oil. So okay, mga Brad, at i-drain na po natin siya. Ito na po yung ating socket wrench na size 17. Okay, mga Brad, ang pagtanggal pala dito sa kanyang drain bolt is pakaliwa po, pag ganun, no? Pag ganun po yung kanyang pagtanggal. And then ang pakanan naman, pag ganyan, is paghigpit naman po yun, pagpakanan. So ito rin po yung common mistake ng mga nag-change oil, no. Ito dito sa kanyang drain bolt is nakakalimutan po nila itong kanyang washer, no. Minsan naiiwan po sa kanilang nag-drainan and hindi na po nila naibabalik and then nawawala po siya, no. So make sure po, mga Brad, na huwag pong mawala itong washer niya upang sa gayon is maiwasan po natin yung paglilik dito sa ating drain bolt. Okay, mga Brad, no, ang gamit pala nating engine oil is 800 ml, no. So itong 800 ml is ilalagay po natin ito lahat sa ating XRM 125Fi. So mga Brad, no, so nasa sa inyo na po yan kung ilang kilometro po kayo bago mag-change oil sa inyong motorsiklo, no. So depende kasi yan sa mga gamit ninyong engine oil. So mas maganda, mga Brad, kapag gamit nyo po yung kulay black na fully synthetic, no. Mga around 4,000 kilometers siguro yung pag-change oil ninyo kapag yung gamit nyo is fully synthetic na engine oil. Pero para sa akin, no, mga Brad, is ito naman talaga yung mga recommended sa ating mga XRM 125Fi. And depende na naman po sa inyo kung ano pong the best para sa inyo, kung ano nga ba yung mas gusto nyong engine oil para sa inyong mga motorsiklo. Okay, mga Brad, no, tips ko po para sa inyo para mas madali po natin siyang ma-drain yung kanyang engine oil is buksan po natin itong kanyang takip or yung kanyang cap and then bugahan po natin siya, no. Pero kung may blower kayo, no, mga Brad, is much better po, no. Upang sa gayon is matanggal po lahat ng kanyang engine oil dito sa kanyang makina. Okay, no, mga Brad, napaka-basic lang po mag-change oil ng ating mga motorsiklo, no. So hindi na po natin kinakailangan upang pumunta sa mga mekaniko. So dagdag gastos pa yan, no. So mga 50 pesos pa yung kanilang mga labor, no. So aralin mo lang yung step by step ng pag-change oil at magagawa mo yan sa inyong mga sarili. So okay, mga Brad, at bugahan na po natin siya. So pansin nyo, no, mga Brad, kapag binubugahan ko po siya is may mga lumalabas pong oil dito sa kanyang ibaba. Okay, mga Brad, no, yung iba kasi is yung pag-change oil nila is ginagamit po nila yung kanilang kickstart, no, para ma-drain po ng mabuti yung kanyang oil.
which is hindi po tama yung ganun, no, na proseso ng pag-change oil ng ating mga motorsiklo. Siyempre mga brad, wala na pong laman na oil sa kanyang loob ng kanyang makina, is i-kickstart mo po siya, wherein pwede pong magkiskisan yung mga metal parts sa loob ng ating mga makina. A few moments later. So okay mga brad, no, wala na pong tumutulong oil sa kanyang makina. So ibabalik na po natin yung kanyang drain bolt at ilalagay na po natin yung kanyang engine oil. Okay mga brad, no, sa paghigpit ng kanyang drain bolt, no, is yung katamtaman lang po. Kapag kumapit na po siya, is hanggang doon lang po yung kanyang pagkakahigpit. Dahil ng mga brad, no, kapag nasobra yan ng higpit, is pwede po siyang malose thread, no? And then the other day na kapag mag-change oil tayo ulit, is mahirapan po tayong tanggalin yung kanyang drain bolt. So yan mga brad, nalagay na po natin yung kanyang drain bolt. So sunod na po nating ilagay yung ating engine oil at gamit po tayo ng embudo. So bago natin ilagay yung ating engine oil, is i-shake muna natin. Yan mga brad, lagay na po natin. A few moments later. Okay mga brad, tapos na po nating na-change oil yung ating motorsiklo, no. So wag niyo pong kakalimutang i-take note yung inyong last odometer, no, dahil diyan po tayo magbe-base. 24,450 kamo lang, no. So yung next change oil natin is 26,450, no. So 2,000 kilometer bago ulit tayo mag-change oil. Okay mga brad, no, so try po natin siyang paandarin. So yan mga brad, no, so ganun lang po mag-change oil ang ating mga motorsiklo, no. Napaka basic lamang po. So kapag mag-change oil kayo mga brad, is gamitin po natin ito, si Honda Gold, no. Ito po yung ating recommended para sa ating mga motorsiklo. So yan mga brad, dito ko na siguro tatapusin tong video na to. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no. So kita-kits na naman tayo sa ating next video. God bless us all and bye-bye mga brother.